You're meaningless. You're senseless. You don't belong to this world. You're different. You don't deserve to be loved. Because you don't exist. Mga sama ng LGBTQIA+ community. Kapag sa hanggang ngayon, patuloy na nakakaranas sa mga kabilang sa LGBTQIA+ ng karahasan at diskriminasyon. Hanggang ngayon, isa pa rin usapin ang kanilang mga karapatan. Sa Pilipinas, malaki ang naitutulong ng mga organisasyon o samahang ito na ang layunin ay magbigay proteksyon at mapuunlad pa ang kanilang kakayahan. Pinsa ng staff ng mall. Binidyo ni Gretchen ang insidente na tila ikinagalit ng janitress. UP Babaylan, itinatag noong 1992. Ito ang pinakamalaking samahang LGBTQIA+ na mga estudyante. Ito ay isang samahan na naniniwalang ang lahat ng tao ay dapat na may pantay na karapatan, anuman ang lahi, nasyonalidad, relihiyon, kasarian, o orientasyong sekswal. Ang organisasyon na naglalaring na maging daan upang mapangalagaan ang kapangalan ng mga mag-aaral na LGBTQIA+. Sa puntong ito, ang samahan ay nagsisikap na lumikha ng mga ugnayan sa pagitan ng mga universidad sa bansa at iba pang organisasyon at institution na nagbabahagi ng mga prinsipyo at layunin ito. Progressive Organization of Gays in the Philippines, Pro-Gay Philippines, itinatag noong 1993. Sinusulong ang ukol sa mga isyung pampolitika tulad ng pantay na karapatan anuman ang orientasyong sekswal at alisin ang diskriminasyon sa mga lugar ng trabaho at kasal sa parehong kasarian. Sinasabing halos sa lahat ng miyembro ng LGBTQ ay nakararanas ng hindi patas sa pagtrato dahil sa kanilang pagkilos at maging sa kanilang katangian. Sa madaling salita, ito ay tinatawag na diskriminasyon. Naranasan nila ito sa kanilang eskwelahan, sa kanilang komunidad, at ang ilan ay mismo sa kanilang mga tahanan. I see a true color.